Dito ako pinanganak at lumaki sa Calanianes, lugar na mayaman sa marine resources. Bilang Eco Warrior, nag-advocate kami para sa proteksyon ng aming marine biodiversity at upang maging sustainable ang aming pangistaan. Ang Calanianes ay isa sa pinaka-biodiverse na ecosystem sa ating bansa. May malawak kaming bahura, bakawan, lusayan, pati na estuaryo at inlets. Sa aming karagatan nagsasalubong ang tubig ng West Philippine Sea at Sulusi na sumusuporta sa isang produktibong pangisdaan. Ayon sa mga siyentipiko, ang mga marine species sa West Philippine Sea at Sulusi ay ecologically at genetically linked. Kagaya ng buong mundo, naging biktima rin kami ng pandemya. Gabi-gabi, nagdarasal ako sa Panginoon ay kung paano kami makaraos. Ay yung mga bilihin, katulad yung isda, pugita, hindi na ako binibili. Nangamba ako na sa dami ng pamilya ko, kung paano namin yun masuportaan. Sa Metro Manila namin pinadadala ang malaking bahagi ng aming huling isda. Subalit, ang pagsusuplay na ito ay naputol at nawalan kami ng kabuhayan, kung saan malaki ang aming kinikita. Ang turismo, isa sa aming malaking pinagkakakitaan, ay bumagsak rin. Kaya, napilitan ang karamihan na bumalik sa pangingisda upang mabuhay. Ang pandemya ay isang pangyayaring di namin inaasahan. Subalit hinarap namin ang hamong ito. Narito ang aming kwento. Ang aming mga kababaihan ay nanguna. Ito po yung Calawit Women Managed Area. Ito po ay may sukat na mahigit 100 hektarya. At kahit po nag-lockdown na po, may pandemya po, tuloy-tuloy pa rin po yung pagmumonitor namin, pagbabantay. Dahil walang namimili sa Kachipay, ang aming mga kababaihan ay gumawa muna ng face mask gamit ang donasyong panahi ng isang partner ng PAT Foundation Philippines. Ang bahagi ng kanilang kinita ay tinabi para sa kanilang women managed area. Bukod sa pagbabantay sa aming women managed area, nagtahi din po kami ng face mask na kumita ng 24,000 pesos sa maiksing panahon. Ang mga kababaihan ng Corona Tilapakan ay nagsagawa rin ng proyekto para protektahan ang kanilang bakawan kung saan sila nangunguha ng mga shells ng kanilang kinabubuhay, tinatawag na twin bakhaw. Ang layunin ng proyekto ay protektahan ang yamang dagat pati na ang kalusugan ng mga kababaihan. Barangay Binabista ay may 75 hektarya o higit pa na bakawan na pinangunahan ng mga kababaihan. Naging aktibo pa rin ang aming mga banday dagat upang protektahan ang aming yamang dagat kasama na ang pangisdaan. We learned that encroachment of commercial fishing vessels within the municipal waters of Busuanga also searched. Immediately, I called for a meeting with the municipal pharmacy. We decided that they immediately conduct seaborne patrolling and monitoring. Hindi kami tumigil sa pagsasaayos at pagpapantay ng aming MPA kahit may pandemic. Tuloy lang ang trabaho. Ang paniwala namin dahil maayos ang aming MPA, nagkaroon ng sapat na isda na nahuhuli kahit nagsibalikan pa sa pangingisda ang mga dating nasa turismo. Sa Kulyon, tinulungan ng LGU ang mga mangingisda na nahihirapang ibenta ang kanilang huli. Included in our strategy is to ensure that we don't buy canned goods but we procure fish catch of our fishermen. Kasama rin ang kabataan at mga eco-warriors sa pagharap ng hamong ito. Hindi kami huminto sa aming pag-aadvokasya. Sa gitna ng pandemya, mahalaga ang patuloy na komunikasyon. Tumulong din kami sa pag-organisa ng mga konsultasyon na nagresulta ng pag-aaproba ng mga plano, resolusyon at ordinansa para mapangalagaan ang aming yamang dagat. Tumulong din kami sa paghahanda at distribusyon ng mga relief goods. At sama-sama kaming nagsagawa ng mga plano para siguraduhin magtuloy-tuloy ang aming naumpisahan. Pinangalagaan din namin ang aming kapwa. May mga nagbigay ng parte ng huli nilang isda sa mga frontliners. Isang eco-warrior naman ang nangalap ng dried fish na umabot ng 150 kilo
upang ipamigay sa mga barangay na naka-lockdown. Naisipan ko po ang inisyatibong ito, ang mangingisda para sa mangingisda, dahil sa panawagan ng ating maliliit na mangingisda na hindi makalaot dahil sa lockdown. Narealize ko na wala sa dami ng binibigay bagpo sa bawat kakayanan ng pagbibigay. Kaunti o marami ay napakahalaga. Ang hirap na dulot ng pandemya ay maikukumpara sa dinanas namin noong Typhoon Yolanda. Sa Kulyon, isang women's organization sa pangungunan ng isang Typhoon Yolanda survivor ang patuloy na inaasikaso ang kanilang mangrove area para masustena ang kanilang pangistaan. Doon po namin nakita yung kahalagahan po ng bakawan sa aming lugar. Kaya simula po noon, naging importansya na po sa amin yung pagtatanim ng bakaw. Sobrang laki nang naitulong doon sa ating bakawan. Dahil doon lumaki yung ating mga isda at yung ating mga isda ay sagana po. Pangalagaan po natin yung ating bakawan, yung ating karagatan. Malaking tulong po yung bakawan kung paano kami nakarecover po nung dumating ang kalamidad at pandemic. Kaya nating bumangon. Kayang-kaya naman pala. Basta sama-sama po sir nating pangalagaan yung ating mga bakawan, yung ating yamang dagat po. Ito ang aming mga bayani. Nakipagdiriwang kami sa kanila. Kahit anong hamon, hindi kami padadaig.